guys, welcome to my channel. So, gagawa tayo ng fried chicken for today. So, ito yung ingredients na kailangan. Yan. Cornstarch. Crispy fry. Siyempre, may flour. Add salt. Chicken. Yan. So, yan. I-mix natin yung chicken. Lagyan natin ng seasoning. Salt. Tsaka, lagyan ko din ng magic sarap konti. I-mix natin siya para yung flavor manuot. Mix nyo lang ng mix. Ayan. Dapat haluin nyo ng maigi para yung salt hindi siya mamuumuo. Ayan na siya. So that's it. So after, tingnan mo lang mabuti kung na-mix ba siya lahat. Ayan. So gagawa tayo ng batter. Ayan ko ng crispy fry. Hindi kasi ako nagme-measure kasi tinatansya ko lang yung mga measurement niya. Crispy fry. Tapos, nilagyan ko ng flour. Magic sarap. Yun. Konting asin. Siyempre, may flavor na yung crispy fry natin. Tsaka nilagyan pa natin ng magic sarap. So, konti na lang yung asin lalagay natin. Para hindi masyadong maalat. Tsaka, lalagyan natin ng flour para mas dumami yung mixture natin. Ayan. Pasensya na, hindi talaga ako nagbe-measure pag nagluluto ako eh. Tinatansya ko lang. Pero so far, masarap naman yung every time na nagluluto ko kahit hindi ako nagme-measure. Tsaka nilagyan ko na rin siya ng kaunting cornstarch. Yan. So, imi-mix natin siya para mahalo yung mga crispy fry, asin, magic sarap, tsaka yung flour, tsaka cornstarch. Tsaka pag na-mix na natin siya, magsaseparate tayo para may mixture. Hatiin natin siya sa dalawa. Para yung kalahati, gagawin nating wet mixture. Yung isa naman, yung kalahati, gagawin nating for our dry mixture. Ganun siya. So, that's the finished product. So, yun. May konting asin pa. Kasi nilagay ko dyan yung asin kanina. So, yan. Lagyan natin. Konti lang naman kasi gagamitin lang natin yan para sa yung ilalagay mo muna yung ilagay mo yung chicken dyan tapos ibalik mo sa dry mixture para mas crispy siya pag niluto natin. Mga tatlong layers yung ginawa ko eh. Dry, tsaka wet, and then back to dry again. Yan. Mix natin hanggang mawala na yung mga buo-buo niya. Kung kulang pa, lagyan mo na lang ng tubig. Tsaka if nasobrahan sa tubig, lagyan mo na lang ng konting dry mixture. So, yung gagawin mo, kumpakotay konti lang yung tubig para matansya mo yung mixture mo na hindi masyadong malabnaw at hindi masyadong super dry. So, dito, nalagyan ko ulit kasi nasobrahan ko sa tubig. Yan. So, mix mo lang mix hanggang mawala yung mga namuumuong flour. Mamaya, ilalagay ko sa description box below yung mga ginamit ko na pang ingredients ko. So, ayan. Mix mo ng todo para mawala yung, yun na, yung mix. So, nag-start ako from dry. Ah,
After nun dry, ilalagay natin sa wet. Wet solution. Or wet mixture rather. So, ginawa ko. Drinay ko muna lahat para diretso na ako. Kasi yung hirap, isang kamay lang ginagamit ko. Kasi yung isang kamay, ginagamit ko pang video. So, dry mo natin lahat. Tapos, pagkatapos natin mag-dry, lagay natin doon sa wet mixtures natin. Pero actually, mali itong ginagawa ko kasi dapat yung gagawin sana yung isang kamay para sa dry tsaka yung isang kamay para sa wet. Para hindi yung dumikit yung mga flour pag sinubsob natin sa basa yung ating manok na may flour na. Kaya lang, wala akong assistant. So, kailangan kong gamitin yung kamay ko. Isa pang video, tsaka yung isa pang mix. Ayan. So, ganyan na siya, guys. So, after, ilalagay natin siya sa dry mixtures natin. So, again, malitong ginawa ko, ha. Kasi dapat yung isang hand para sa dry, tsaka yung isang hand para sa wet. So, sa video ito, ginamit ko yung isang hand ko sa dalawa kasi nagbi-video yung isang kamay ko. So, mahirap siya. So, yan na. So, that's it. Mga apat na pirang kasi niluto ko kasi dalawa lang kaming kakain. So, tagtig dalawa kami. So, ayan na siya, guys. Tapos na. So, ayan. Tatapos natin yung iba. So, follow mo lang yung steps nung iba. Yung unang steps na ginawa natin. So, from dry, lagay mo sa wet. From wet mixtures mo, balik mo sa dry mixture mo. That's ang pang last touch natin is yung dry para mas maging crispy siya. So, tsaka huwag mo yung damihan masyado yung flour para hindi masyadong matigas. So, tak din pa minsan-minsan. Yan siya. Ayan, that's our finished product. So, magpapakulo tayo ng mantika. Tsaka huwag niyong masyadong damihan yung paglagay ng chicken. Konti lang. Ito yung frying pan ko, maliit lang siya. So, dalawa lang yung kasya. So, konti lang yung ilagay nyo para hindi masyadong full yung frying pan. At tsaka may yung init ng mantika mas maano dun sa chicken natin. Kasi pag super daming ilalagay mo, yung mantika, hindi masyadong iinit. Yan na siya. So, medyo hindi siya deep fry kasi wala akong malaking frying pan. So, maliit lang kasi yung gamit namin dito. So, yun lang. Yun lang muna. Pero, dalawa lang nilagay ko para mas maluto siya. So, syempre, gagawa tayo ng gravy. Walang hindi naman ano yung chicken, hindi masarap yung chicken pag walang gravy. So, yung ginamit ko, yung tirang crispy fry, tsaka nilagyan ko ng konting flour, at tubig, tsaka konting magic syrup, at asin. So, yan na siya. Pakaluin lang natin, tsaka low lang yung fire na gagamitin nyo, kasi madali siyang sticky. So, kailangan habulin nyo yung ano niya, kasi magsisticky siya agad. Kapag hindi nyo mahaabol, madadry siya. So, ayan. Tsaka again, low lang long volume ng ano nyo ha, yung apoy para hindi madaling maluto o yung masunog. Ayan siya. So, ayan.
So, kinuha ko na siya. Kukunin ko na yan sa apoy para di siya masyadong mag-dry. So, yun. Pasok tayo, guys. Sa may munting tahan. So, yan na siya. So, nilagyan ko pala siya ng hot water kasi nag-dry siya. So, nilagyan ko siya ng konting hot water tsaka yung toyo, yung silver swan. Konting drops lang, mga dalawang drops lang para medyo brown siya. At magmukhang gravy siya. Ayan. Sarap. Gusto ko nang kumain. Ayan siya. Konting mix-mix lang para yung nilagay nating hot water, mamix sa lahat. Nilagyan ko siya ng hot water kasi nag-dry siya eh. So, kailangan ko siyang dagdagan para at least ma-feel ko talaga na gravy siya. Kasi kanina, para na siyang cream. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nanigas siya bigla. So, I need to add little water lang. Siguro mga 3 kutsara yung inad ko na hot water. Hot water yung ginamit ko. Kasi pag cold water, hindi na siya mamimix ng maayos. So, ayan na siya. So, that's our finished product for our gravy. Ito na siya. Yun. And our chicken. Siyempre. Sobrang crispy niya, guys. Yan. Tsaka yung flavor niya, di ba nilagyan natin ng asin tsaka nung magic syrup before natin, sobrang sarap niya kasi nanuot yung, mas maganda sana kung marinated. Kaso lang, hindi na kami nakapag-grocery kasi nga undas ngayon. So, that's it. Walang open na mall. Yan na siya. Yan. Alright. Thanks for watching, guys. And don't forget to subscribe and like to my channel. Thank you for watching. Bye-bye. Kain na ako.